Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at pag-share ninyong mga ideas and comment. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sana nasa healthy, happy and safe life king lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. And mag-video ako ngayon. Today, wala akong pasok ngayon kasi akong nag-aalaga ng mga bata. So, nandito akong mag-video ako saglit sa inyo mga best. Habang tulog pa sila. So, diretso ako magbasa sa isa sa nag-comment dito. Shoutout nga pala kay Sister Marjorie Tupas Vlog na nakahanap na rin ng AFAM dyan sa Christian Filipina Dating Site at saka kay Proud Surigao nun. At alam kong marami pa kayo dyan. Hindi ko lang kayo mabilang o maalala yung mga name ninyo kasi marami. Ulianinte. Marami na kayo, bes. So, masaya ako para sa inyo. At Sister Marjorie pala, hindi lang ikaw, best, kundi kayong lahat na gusto nyong isend yung English video ko sa mga kausap nyong AFAM, isend nyo na, best. Kasi yan yung naramdaman ninyo na dapat alam nila. So, isend nyo yan. So, huwag na kayong mag-atubiling i-share yung mga videos natin, best, para mas marami tayong matulungan. Maraming salamat sa inyo. And masaya ako sa mga nagtagumpay na dyan at sa mga hindi pa nagtagumpay, ituloy-tuloy nyo lang. Kasi hindi pa yung right time para sa inyo, best. So, tuloy-tuloy nyo lang at huwag kayong sumuko. Diretso ako magbasa sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa iyo, best. Napili kita kasi interesting yung comment mo. Kay Sister Marilu. Hi, si Sally. Kumusta po? Tanong ko lang kung kahit option ka lang ng isang AFAM, pero nagbibigay naman siya tulad ng surprise gift sa anak ko. At noong nakaraang linggo, nagpadala siya ng worth of 20K. Sa Pinas, money po. Pero, wala naman siyang sinabi na option lang ako. Kasi ako lang daw ang babae niya. At mahal niya ako. Pero, di ko maiwasan na makapag-isip ng ganun. Nang ganun ako sa kanya. But, think positive lang po ako para sa aming relasyon ngayon. Huminto nga siya sa work niya kasi inaalagaan mama niya. May sakit kasi yung sakit na makakalimutin. At naawa ako sa kanya kasi stress yung buhay niya. Salamat ng marami po. God bless. Ang maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Ang tanong mo dito, kahit option lang, pero nagbibigay naman siya. Paano mo na-feel na option ka lang, Bes? Anong ginawa niya na na-feel mong option ka lang? Wala ba siya masyadong time sa'yo? Nagme-message lang ba after how many days? Kumbaga masaya siya ngayong kausapin ka, susunod galit na galit siya. Ganun ba yung AFAM mo, best? Parang yung info mo kasi parang ano siya, parang I have to guess. Pero kung ganyan ang trato ng AFAM mo sa iyo, hindi ka option 'yan. Special ka. Hindi yan sila basta-basta magpapadala ng 20K kasi yung 20K pinaghirapan din nila 'yan. Hindi yan sila basta-basta maglabas ng ganung kalaking pera, lalo na pag hindi naman sila mayaman, kung hindi ka espesyal. So, yung AFAM mo, may pagpapahalaga yan sa'yo. So, may problema siya ngayon, dapat lalo kang mas malapit sa kanya. Kasi sabi mo, yung mama niya may Alzheimer's, yung makakalimutin na. So, nag-aalaga siya ng mama niya, huminto muna siya sa trabaho niya. So, sabi mo, nagpadala siya ng gift, surprise gift sa birthday ng anak mo, at ayun, nagpadala ng birthday ba yun, ng anak mo, surprise gift sa anak mo at nagpadala siya ng 20K. So, malaking blessings yan sa iyo, best. Itong AFAM mo, tanungin mo, baka may problema siya, tanungin mo kung anong maitulong mo. Basta make sure na mas malapit ka sa kanya ngayon na may problema sila. Kasi sa mga AFAM ganun yun eh, hinahanap nila yung babaeng kung may problema sila, nandyan ba yun? Yun ang hinahanap nila eh. Hindi yung puro kasayahan lang nandyan. Gusto nila yung babae na ano man ang nangyayari sa buhay nila, malungkot man sila o masaya, nandyan ka para sa kanila. Kasi pag ganun ka, eh hindi ka na talaga pakawalan yan.
Pero wag masyadong 100% kasi marami din ganun pero pinakawalan ka pa rin. Kasi sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi pa kayo pinakasala ng affirm ninyo, hindi nyo pa pag-aariin best. Kumbaga, just go with the flow. Ganun yun. So, ano ba talaga ang plano ng affirm mo best? Tanungin mo yan. Kasi, gaano na ba kayo katagal? Kasi kung option ka lang, hindi ka basbastang, hindi yan basta-basta magbigay ng time sa anak mo. Hindi yan papansinin yung anak mo. At saka, hindi yan magbigay sa'yo ng 20K. Hindi yan magsasayang ng, okay, tapon ko na tong pera na to. Maliban na lang kung affirm mo is, kumbaga, pensyonado na, or kahit hindi pensyonado, pero sobrang daming pera. Pero kung simpleng buhay lang siya, at nagawa niya magpadala ng ganong kalaki, ay hindi ka option yan. Special ka. So, dapat suklian mo yan, pahalagahan mo yan, at ipakita mo na hindi siya nagkamali, na pinili ka. Ganon ang gawin mo, best. So, maraming salamat sa pag-share mo. Sa ibang nakarelate dyan, swerte kayo. Pag nakatagpo kayo ng AFAM na concern, hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Swerte mo, best. Ikaw ang nakatingin sa akin ngayon. Swerte ka. Kaya, pasalamatan mo sa Diyos kung nakatagpo ka niyan and ipakita mo na hindi siya nagkamali, na pinili ka at pinagkatiwalaan ka. Tandaan nyo, ingatan nyo ang tiwala ng isang AFAM sa inyo. Kasi ang tiwala nila, isang beses lang yan ibigay sa inyo. Bihira magbigay ng second chance yan. Ano yan sila kasi, mag-decide yan sila, parang ito is ito. Kumbaga kung nagtiwala sila sa'yo, nagtiwala yan ang buo. Pero kung sinira mo yung tiwala na yan, isang beses lang yan, hindi yan manghinayang ibasura ka. Kasi sa paunahan nga lang ang pagbabasura, sabi ko sa inyo, either ikaw or siya ang magbasura sa inyo. Kasi ang mga affirm na seryoso, naghahanap yan. May standard din yan sa babae. Gusto nyo bang malalaman kung anong standard ng mga affirm? Kumbaga, marami namang beses akong nagsabi sa inyo. So, most of the time, mga affirm talaga, naghanap talaga yan sila ng babaeng mapagkatiwalaan. Alam nila, sa hirap at ginhawa, hindi sila pababayaan, hindi sila iwanan. Yun ang gusto ng mga affirm. So, patunayan ninyo na ang mga affirm ninyo na pumili sa inyo at nagtiwala sa inyo, sinuportahan kayo financially at emotionally. Ingatan nyo yan, tandaan nyo yan. Ipakita nyo the best that you can para hindi yan mawala sa inyo. Kung gusto nyo yan. Kung hindi nyo gusto, basura nyo. Ganun pa. Salamat sa pag-share mo, best. Basta muna ako saglit ng mga comment dito. Kay Sister Ivania. Hi, si Sally. Good day po ulit. Maraming salamat sa iyo, best. Kay Sister Mary Jane Bulkiren. Pasawa yan, yung nagalit dahil ayaw mong magbayad ng 29K. Nako, huwag kayong maglabas ng pera, tandaan niyo yan. Kay You Heart Me So Much, hello, andito naman po ako, mag-request paikot ng singsing. Oh my God, di ko hawak yung singsing. So, foreigner mostly like sexy woman. Even if she's not beautiful, very rare are those who like chubby woman. Swerte ka, best. Pero sa mga akaw naman kasi, they focus on your attitude. Kasi para sa kanila, they believe on beauty fade. Kumbaga, ang beauty, nagbago yan. Pero ang totoong ugali at kabaitan ng isang tao ay hindi nagbabago yan. Kasi sa mga seryosong affirm, they focus on your attitude. They focus on your attitude. Kasi yun ang mahalaga sa kanila. Ayun naman sexy beauty mo. Kung hindi ka marunong mag-alaga, hindi ka marunong, kahit sobrang ganda at sexy ng katawan mo, kung hindi ka pa rin pumasa sa gusto nila, ay hindi ka pa rin tatanggapin yan. Pero syempre, marami ding affirm gusto yung sexy ang katawan, ganun. Pero marami din na gusto rin ng mostly attitude. So, parang half na yan, best. Merong maraming gustong sexy at hindi chubby. Marami ding walang pake kasi gusto nila attitude. So, depende na yan sa'yo. Pumili ka, best, kung saan ang gusto mong affirm. Depende kung saan titibok yung puso mo. Kasi sa mga babae din sa atin, ang hanap din naman natin is yung seryosong affirm na mamahalin tayo ng buo. Kasi, lalo na kung medyo may edad na at gusto talaga natin makatagpo ng seryosong affirm, we don't care kung anong itsura ng affirm na yan. Kung taba ba niya or medyo hindi naman siya kagwapuhan, hindi naman siya ganun katangkad, hindi naman siya ganun kayaman, ang tinitingnan natin gaano tayo kamahal. Ganun, doon tayo nag-focus. So, marami ding affirm na ganun ang gusto. Doon sila nag-focus sa mahal sila ng babae, kung ano sila. So, sa mga affirm naman, hindi lahat. Kasi, meron din, syempre, kahit sa atin, tinitingnan din natin yung itsura, ganun. Pero, most of the time, hanap nila is yung attitude mo, best. So, hindi mo kailangan, you don't have to change for being who you are para magustuhan ka ng affirm. Kasi, ang daming affirm matitino.
madaming afam na they focus on attitude rather than your beauty. Kasi beauty fade, yun nga ang sabi nila. Ang attitude daw nagbabago, ang ugali hindi. Ay depende lang te kung paano mo itrato yung tao. Kahit gaano kabait yung tao, kung tinatrato mo ng hindi maganda, ay mag ano ka rin dyan. Kasi makikita mo rin yung sungay niya, may ginapak. Kahit gaano kabait yung tao, kung inaabuso, ay lalabas din yung sungay niyan. So, kay Sister Lynn, to si Sally, memorize ko na po yung basura na yung, basura mo yan. Basura mo yan, sis. Di yan para sa'yo. Oo, basura niya talaga. Dapat ganun lang din kayo. Basura nyo, kasi basura din kayo ng afam nyo. Paunahan yan ba? So, matirang matibay. Sino yung magbasurahan dyan? Kay Redesma Tropico, tama kasi never ako nag-mention about pera sa afam ko kahit mayaman siya. Ayan, so sa mga afam ninyo na kahit mayaman yan, minsan hindi rin yan maglabas ng malaking pera kasi para sa kanila, sayang. Kasi marami naman dyan na mas deserving makatanggap ng pera. So, yung iba kahit may pera, hindi masyadong maglabas ng pera. Lalo pag hindi ka pa, ganun ka kilala. Ganun yun. Pero maraming iba na wala silang pake. Nakilala ka, nagtiwala ka agad. So, naglabas ka agad ng maraming pera. Tapos minsan, kung ano-ano pang mga ano dyan, mangyayari dyan, habang tumatagal, nawawala. Kasi either si girl nagbago or si afam ang nagbago. Kasi sa mga afam na seryoso, gusto nila, pag sino yung pinagkatiwalaan nila, yun na yun. Pero kung may nagawa ka namang pagkakamali, ay hindi yan manghinayang na basura ka, besh. Ganun yun. Kay Ruvilin Breso, thank you po Ate Sally for reading my comments. Dapat pala hindi ko na ulitin yun. Thanks sa pag-ikot ng Sing-Sing po. Stay safe. Doon sa umutang, huwag kayong mang, ano best, huwag yung sabihin yung umutang kasi malaking thumbs down yun sa mga afam. Kay Chelsea, watching from Bahrain, paikot naman ng Sing-Sing. Oh my God, di ko hawak yung Sing-Sing best today. So, Wilma Juanites, natawa din ako. Kala ko pera yung natanggap. Ganong factors. Ano, kala mo pera yung natanggap. Kasi ano kayang binasa ko dyan? Kay Flora Mi, Haduka, 100% pasaway yan. Kung ako sa'yo, i-block ko yan. Hanap ka ng afam na hindi mo kailangan maglabas ng pera. Nako, mahirap yon. Tandaan nyo, huwag kayong maglabas ng pera, best. Kahit marami kayong pera dyan, gamitin nyo sa ibang paraan. Hindi yung ilabas nyo sa afam, ganun. Kay Vania Gonzalez, today si Sally, a banger sa mga video mo po. Salamat and more power sa channel at family mo. Maraming salamat sa iyo, sister. Ivania Gonzalez, ayan, kay Sister Lynn, 2C, pasaway yan, yung nagalit dahil ayaw magbayad, ako mahirap yun. Kay Sister Riley Beers, hello, Tisali, have a good day, God bless you always, paikot naman ng ring, baka swertehin ako, salamat, naku, ang dami nyo nang nagpaikot ng ring, ganon, so hindi ko hawak yung sing-sing ngayon. Kay Sister, ayan, kay Sister Marjorie, shoutout sa'yo. Marjorie Tupas Vlog, hala, baka pasaway man na siya, oy. Pasaway man na siya, oy. Kaya ang afam nga tinuo, dili ingon ana, tas ikaw magbayad? Ayaw pagbayad, oy, kulukoy ng lakihan, daghana na naluko, ana, abi. Pasaway yan. Ayaw na siya tagda, oy. Giatay dyan yung afam na yan. May ganun. Sabi kasi niya, yung pasaway kasi yung afam na nagalit dahil hindi siya nagbayad ng 29K. Mahirap yun. Kay Neri Gaulik, ayan, huwag magtiwala agad. Ako, mahirap na. Huwag kayong magtiwala agad sa mga afam ninyo kahit sa feeling niyo okay yan. Kay Sister Diana Cabansag, good day, Sally, more vlog and God bless your family. Keep safe. Salamat, Sister Diana Cabansag. Ayan, so good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.